birthday ko pala ngayon. Namatay ang nanay ko. Hindi pinanganak ako. Kaya ayoko ng birthday ko. Ipapaalala lang kasi ito na ulila na ako. Inampun ako ng tiyahin ko. Kapatid ng tatay ko. Si Tia Consuelo. Matandang dalaga. At may pera. Mahilig siya mangolekta ng mga figurin. Papasok ka pa lang ng bahay. Sasalubungin ka na ng figurin sa sala, sa kusina, sa hagdan, pati na rin sa CR meron. Ingat na ingat siya sa mga ito. Trese anyos pa lang ako noon. Bago pa siya magising. Kailangan, handa na ang almusal. Kailangan, malinis na ang mga figurin. Walang alikabok. Ganun nga talaga siguro. Ay, ang pinangahawakan ko na lang ay yung pangako niya. Napapag-aralin ako. Tuwing naririnig ko yun, ang saya-saya ko. Natutupad na ang mga pangarap ko. Naiisip ko, makakapagsuot na ako ng uniform kagaya ng mga kaibigan ko. Nakikita ko ang sarili ko. Gigising sa umaga, haharap sa salamin, may bag, may notebook, at may ballpen. Tumating rin ako sa kapaguran. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang makaalis. Gusto ko na maging masaya. Gusto ko makapag-aral. Gusto ko makipagkaibigan. Gusto ko maging anak. Maging tao. Martes noon, aalis si Tia Consuelo. Sunod na araw na daw ang balik. Pagkaalis niya, plinano kong tumakas. Ang mga alas 10 na ng gabi nang lumabas ako ng bahay. Nagmamadali ako. Malapit na ako si Kate. Kailangan makalabas ako ng bahay ni Tia. Takot, kaba, saya, hindi ko alam. Iba-iba ang nararamdaman ko. Basta malapit na ako sa gate. Konti na lang, Leia. Konting-konti na lang. Makakalabas ka na. Binuksan ko ang gate. Hoy! Paulit-ulit!
matagal rin ako natulala. Nakatitig sa figurine. Hinampas ko sa ulo ni Tio Consuelo. Dugo! May dugo! Tio Consuelo! Tio Consuelo! Tio Consuelo! Wala na. Tapos na. Wala na ang pagdurusa ko. Tapos na ang pagdurusa ko. Malaya na ako. Malaya na ako!